Mga kaambo, Idol Senator Robin Padilla, ginulat ang CHR o Commission of Human Rights at tila yata hindi makasagot sa tanong ni Idol Robin Padilla. Iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na, pakiclick na rin ang bell button para palagi kang updated sa mga bago kong video. Mga kaambo, update tungkol sa Sabah. Ginulat nga po ni Idol Senator Robin Padilla ang CHR o Commission of Human Rights sa kanyang mga tanong at tila yata hindi makasagot at hindi alam ang isasagot. At ginigisa nga po dito ang CHR. Ito nga po ang kanilang sinabi. Kanina po na ma'am, nabanggit nyo yung stateless. Kasi napag-uusapan namin dito yung Sabah. Marami sa ating mga kababayan noong 2013, magmula noon, itinapon ng Malaysia, pabalik dito sa atin. Kaninong ahensya ng gobyerno bumabagsak yun? Paano sila hanggang ngayon ba? Sila ay stateless. Anong gusto ko lang malaman, ano na naging action ng gobyerno sa kanila? Apo. So, isa pong critical na issue po iyan at ang pananaw po ng CHR ay sana po bigyan po sila ng recognition ng isang bansa. Dahil kung wala pong citizenship na ina-afford sa kanila, hindi po sila nakaka-access ng mga rights and service, ng mga services ng isang pamahalaan. And we would need a law that will afford them citizenship, ma-recognize sila as citizens in the country. And sa amin naman po sa CHR, ang ginawa po natin ay nakipagtulungan po tayo sa counterpart NHRI natin sa Malaysia. At tinitignan po natin yung sitwasyon nila doon. At meron rin po kaming isang samahan. Yan po yung tinatawag na CNF. At pinag-uusapan namin yung mga issue ng mga stateless persons in Sabah and in the South. And ang panawagan po namin ay sana po maisabatas na itong panukala na ito para po mabigyan sila ng formal recognition under the law. Mabigyan po sila ng citizenship kasi po pag wala pong citizenship, hindi po sila nakaka-access sa mga serbisyo ng pamahalaan. Meron na po rito ang panukala? Meron na po dito? Existing po ba ito? Yes. So meron po tayo rito na yung panukala po for stateless persons. Meron na po dyan nag-sponsor? It's a bill that has been introduced po in the past and it can be reintroduced again. Sino po ang ano nito? Anong pong Congress ito? Ano pong numero ng... Ito po ay... may executive order lamang po, kaya lang meron rin po tong bill base po sa aking list. Pwede niyo po kaming bigyan ng kopya? Opo. Pwede po mamaya, ma'am. Basta bigyan niyo lang po kami ngayon sana. Yes, maibigay po kay chairman para ma-delegate po sa akin. Maraming salamat po, ma'am. Thank you very much. Salamat, Senator Padilla. That was a very relevant question coming from Senator Padilla. I understand, ma'am, your proposal was just for stateless persons. It will not definitely reflect the recent arbitral ruling which was promulgated last March of 2022. So siguro to reframe the question of Senator Padilla, what should probably be done, and I'm suggesting this, is that you recast that proposal to include a portion for Filipinos now living in Sabah and considered stateless. And my other proposal is this: when you are attending international forums, are you raising the matter of statelessness of Filipinos living in Sabah in the same manner as other countries are acknowledging the statelessness of Rohingya, those displaced in right now, those displaced in the Ukraine war and other places? Tinutulungan ba natin sila? O kasi narinig ko nakipag-coordinate kayo sa isang opisina sa Malaysia, but what about the bigger spectrum, ASEAN? Yes, there is an ASEAN Human Rights Council. Yes, Your Honor. What about the United Nations? Binabanggit niyo po ba? Yes, Your Honor. Gusto kong malaman ni Senator Padilla, paano ilan libo po ang Pilipino sa Malaysia?
Right now, 1 million. Ang sabi ni 1 million. Wow. 800,000 to 1 million. Apo. They too deserve human rights protection. Yes po, that's why we have conducted visits at saka meron po kaming intercooperation mechanism with the Malaysian NHRI dahil gusto po namin siguraduhin na whether Philippine government or Malaysian government ay mabigyan po sila ng tulong. At yan po ay naging prioridad natin over the last 10 years. At tinututukan po natin iyan at lagi po nating binibigyan ng sapat na atensyon iyan kapag po kami ay dumudulog at nakikipag-interact po in other international mechanisms. Ano po yung problema sa boundary ng China, Russia, yung Muslim community doon na naapektuhan din? Start with the letter U. Ano po yun? Workers po. Yun po. So, are they treated like that? Or do they have the necessary health services? Yan po yung butas ngayon po, ano po, dahil hindi nga po kinikilala ng isang bansa yung mga minorities na ayaw po nila. Kaya po, meron po tayong isang mas malaking batas po dyan under the United Nations Convention on Refugees. Kaya po sinasabi natin that kailangan rin po may domestic law na counterpart itong mga United Nations treaties na ito. Kaya naman po, nagpapasalamat rin po kami sa sa Senado po kasi nag-concur po kayo sa UN Treaty on Reduction of Statelessness and sana po may counterpart to na local bill para po yung mga Pilipino po sa Sabah at doon sa iba pa pong mga bansa ay mabigyan rin po ng protection. And we also welcome the efforts of the government when it welcomed Rohingya refugees at saka sa Ukraine po. For our part, we have also written to the government and we encourage and we supported their move. The Philippine government has been very welcoming on refugees. We have a long history of providing them safe havens here in the Philippines. We have done that recently also for the Rohingya refugees. And yun nga po, kailangan po talaga natin tutukan yung mga nasa Sabah. Marami po talagang kami na mo-monitor. Tinutulungan po namin sila, kaya lang kailangan pa rin po ng mas masugid na atensyon ang ibigay sa kanila. Kaya naman mga kaambu, kung may nais kang gustong sabihin o magandang opinion, i-comment mo lang yun sa baba at aking babasahin yan at aking pupusuhan yan. Siyempre, maraming salamat sa mga nanonood. Ito po ang yung lingkod, Ambo News TV.